So, ito yung itsura ng motor natin guys after natin siyang napolish, nalinis at napakintab. Kung makikita nyo naman, angat na angat ulit ang kulay ng ating Honda Click. Umangat yung kanyang pagka matte black at saka yung kanyang pagka glossy black. So, ang ganda talaga ng combination ng dalawa, lalo na kung malinis na malinis tignan tulad yan. Kung makikita nyo, fully polished na, fully linis, kumbaga. So, this for today's video, gusto ko lang i-share kung paano ako naglilinis ng motor, ano yung mga iwasan nyo at mga dapat gawin kapag naglilinis. So, sa part na pag marumi na yung motor guys, huwag nyo siyang papagpagan or pupunasan ng tuyo or kahit basang basahan or pamunas kapag maalikabok. Ang tendency kasi nun guys is nagkakaroon ng scratches, hair-like scratches yung motor natin. Ano ba ibig sabihin ng hair-like scratches? Yung parang scratches na kasing liit ng buhok, kumbaga sobrang nipis ng scratches na hindi natin napapansin na nagagaspis na pala. So, iwasan nyo yun guys dahil hindi maganda yun sa ating motor, lalo na sa katagalan, nagiging visible na yung mga scratches. Yung mga scratches na yun, gawa yun ng mga alikabok. Kumbaga, kapag pinunasan natin sila guys, syempre nagkakaroon ng friction between sa alikabok at motor. Kaya naman nagkakaroon ng mga gasgas, lalo na sa part ng ano guys, ng glossy part na fairings ng Honda Click. Doon nagiging visible yung scratches eh. Doon sa matte, hindi pa masyado. Pero doon sa glossy part, wag na wag nyong pupunasan ng tuyo. Next guys, after nyong i-car wash yung motor nyo, make sure na gumagamit kayo ng pampakintab. Ito yung sa akin, the best. Pero not sponsored. Pwede naman Magic Gatas or any pampakintab na material para mapaganda or mapakintab nga yung motor nyo. Kasi guys, sa ganung paraan, napoprotektahan natin yung pintura ng ating motor or yung pinaka balat fairings ng ating motor. So, sa ganung paraan guys, iwas, diba? Iwas na agad silang madudumihan or agad silang kukupas dahil nga may protection. Kumbaga, outer shell nila yan guys. So, make sure na lalagyan natin. Also, nagmumukhang bago yung motor or pogi yung motor, diba? Kahit wala masyadong accessories, pag malinis tignan is maganda ng pumupogi yung motor natin. Next guys is gumamit kayo ng microfibers katulad nitong hawak ko. So, yung microfiber na yan is pag pinunas natin sa motor, walang naiiwan na mga maliit na clothes or yung mga hibla ng tela, kumbaga. So, ganito yung microfiber na tela guys. Ganyan yung i-apply nyo. Ganyan yung ipampunas nyo kasi banayad siya sa motor natin. Huwag kayong magpupunas ng mga parang scratchy or yung mga tela na sobrang gaspang at matigas kasi nakakagasgas din yun ng motor. Ayan, kung makikita nyo, inisprayan ko lang yung part ng fairings na papakintabin ko tsaka ako siya pupunasan. Make sure lang guys na huwag nyong sobrang pakabasain or pakarami yung i-spray nyong pampakintab kasi magkukos yun na kakapit yung alikabok. Make sure na saktong-sakto lang. So, sa ganung paraan, hindi siya lapitin ng alikabok. So, kapag konti lang yung pinunas natin or yung in-spray natin, goods na yun guys. Dudulas na yung alikabok doon at hindi siya didikit. At magmumukhang makintab na yung ating motor at bago. So, ayun guys, ilang tips lang yun para sa short vid na to. Sana may natutunan kayo. Ayun guys, happy cleaning, ride safe, Tonski TV, bye-bye!